ba, Labirhen, kapayapaan, mga kamalalakbay, narito po tayo muli sa ating Saturday Habit, ang Pueblo Amante de Maria. At namimiss ko na kayo, mga kamalalakbay, mga viewers, kumusta na po kayo? Pasensya na po at madalas wala kami, o wala ako. Masyado po yata busy yung ating mga members ng podcast. Ngayon po, wala naman po sila, pero may kasama po ako, ang napakabait, napakaganda at napakasipag na Santa Rita. Hello, Rita. Hi, Viva La Virgen. Kapayapaan po sa inyo, mga kamanalakbay. Kapayapaan po sa inyo, Father. Tsatsagaan po ulit nila ako, no? At sasabihin nila, nagsisinungaling daw kayo, Father. Ang tagal niyong nawala. Alam ko po na very busy kayo. But I am sure po na ang ating mga kamanalakbay ay sobrang happy na muli po ay makakasama po nila kayo ngayon sa podcast na ito. So, Father, saan po ba tayo pupunta ngayon? Actually, special episode to para kay sa ating sa mahal na Biren bilang bahagi ng panalangin, no? Mary in the Year of Prayer. At meron tayong bisitang pari ngayon, isang nakasama namin sa pilgrimage, isang banal na pari. Baka magalit to sa akin, ha? Si Father ay is a professed member of an ordained priest of the Oblates of St. Joseph, Philippines. He was previously assigned as Dean of Studies of OSJ Seminary in Lipa and was President of Oblates of St. Joseph Schools. O di ba, mga kamalalakbay, educator tong ating kakausapin ngayon. Nakakatakot siya, Tasha. He is currently Director and Parish Priest of the Archdiocesan Shrine and Parish of St. Joseph the Greater sa Ibaan, Batangas, one of the parishes in the Archdiocese of Lipa, run by OSJ clergy. Mga kamalalakbay, welcome po natin si Father Allen Vic B. Cartagena, OSJ, or Father Allen. Viva la Biren, Father Allen! Viva la Payapaan po sa inyo, mga kamalalakbay. Ako, Father Nantes, saan nyo kaya kinuha ang introduction nyo? Ni-research po namin ito sa Google, Father. Pag tinap yung pangalan mo, lumabas ito sa Google. Kumusta na po, Father? Mabuti naman ho. Kayo po. Salamat po, Father, sa pagpapa-unlock niya sa amin dito. Opo naman. It's an honor. So ngayon, tayo mga kamalalakbay ay nasa Batangas, sa Ibaan, Batangas. Sister Rita o Miss Rita, simulan na natin ating kwentuhan. Opo, Father. Excited po akong makausap si Father kasi first time ko pong maka-encounter ng miyembro ng congregation ni Father. So, Father, opo, first time po. Kaya excited po ako, no, na makakausap siya. So, Father, no, yung first question ko po, no, ay kasi po alam po natin, no, na itinalaga po ng ating Santo Papa Francisco yung year 2025, no, bilang taon ng pananalangin or year of prayer. At ito po ay bilang paghahanda sa yubileo ng Simbahang Katolika sa 2025. So this year is the year of prayer. Ano po ang nakita nating wisdom sa likod ng paggawad na ito sa taong ito po? Sa pangunawa ko po diyan kung bakit po mahalaga ang Mahal na Birhen para po sa pagdiriwang ng yubileo. Dahil kung yun man po yubileo ng panalangin, ay wala pong ibang dapat na huwaran sa pananalangin kundi ang Mahal na Birhen. Ano, at sabi nga sa amin, walang naging isang mabuting pare o walang naging isang pare na hindi tumitingin sa kabanalan at buhay at halimbawa ng Mahal na Birhen. At kung meron ng isang basihan dyan ay ang kanyang pananalangin sa Diyos. Ano po? Kaya kung meron mang sigurong basihan, ay talaga pong the model for a very intimate prayer life and prayer and praying to God is the Blessed Virgin Mary. Kaya yun ho siguro ang direksyon ng pag-iisip ng ating Santo Papa. Salamat po, Father Allen. Totoo nga po yung sabi niyo, talagang hindi mawawala si Maria sa buhay ng simbahan, lalong-lalo na sa pananalangin. Yun nga po, bilang modelo po siya ng panalangin sa simbahan, Father. Sa ano na pong pagkakataon kaya sa banal na kasulatan, pwede po kami bigyan
o sa anumang kaganapan ng kasaysayan ng simbahan, masasabi nating tunay na nananalangin at nagpapakita ng gabay si Maria tungo sa katotohanan ito na talagang dapat tayong magdasal. Meron po ba tayong mababanggit sa banal na kasulatan o sa kasaysayan ng simbahan? Father, ako po naniniwala yung kasabihan na prayer is a two-way process. Yung we pray, people pray to God, and God listens. And is God is talking to people, and the people has to listen. I think that is one way of proving the relationship of Mary with God. Especially when she received the call. Siguro, I would always understand that the message coming from the angel was within the prayer moment of the Blessed Virgin Mary. Kasi sa kanyang pagdarasal, doon, sabi nga natin, dapat makinig tayo sa Diyos. At ang patunay na narinig niya ang kalooban ng Diyos dahil nakikinig siya. At nung kayon man ay indirectly coming from God, and it was not through the angel, an angel Gabriel, at I think it is in the spirit of prayer. Kaya nagsalita siya, nagdadasal siya, pinakinggan siya ng Diyos. Nang nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng anghel, narinig niya. Yan ang isang patunay ng totoong buhay, panalangin, at napakalalim na buhay panalangin. Yun, dun pa lang, dun sa puntong iyon. Tapos, ako po naniniwala din na it's hard for a mother to receive or even to see what's happening to his son, to her son, no? Na halimbawa, noong si Kristo ay napapakasakit na, mabigat sa isang ina yung makita ang anak na nahihirapan. Pero I was wondering, bakit sa portrayal ng Mahal na Birhen in the movies, whatever movies it is, ay very calm ang Mahal na Birhen. Sabi ko nga sa sharing ko, kung ang isang normal na ina, isang natural na ina, no, ay makita yung anak ay sasabihin, ako na lang ang saktan, huwag na lang ang anak ko. But, yun nga po, I was wondering why the Blessed Virgin Mary was very calm at the moment of the sacrifices of Jesus. Because I think she understood the message and she understood the mission of Jesus. And she would not let it na she will be the hindrance to the fulfillment of the mission. And I think that's in the heart of the Blessed Virgin Mary because she was so intimate with God. And alam na Mahal na Birhen kung ano po ang kalooban ng Diyos para sa kanya at para kay Kristo. Kaya in all the events that happened to Jesus leading to the cross, the Virgin Mary was there, very calm, and parang tanggap niya na ganun ang dapat na mangyari. Hindi lamang para sa kanya, hindi lamang para kay Kristo, kundi para sa lahat, sa sangkatauhan. And I think in the spirit, another one, yung the moment of the Pentecost na the Blessed Virgin Mary was there together with the apostles and the gift of the Holy Spirit came through the flames of fire. I think that's also in the spirit of prayer. Kaya kung meron nun pong mga events na ganun, I would say, yun ho ang para sa akin na kitang-kita yung paggalaw ng pagiging malapit ni Maria sa Diyos. Dahil unawa niya lahat ang nangyayari sa buhay niya simula nung siya ay tumanggap ng pagiging ina ni Kristo hanggang sa nag-alay si Kristo ng kanyang buhay sa krus, hanggang sa magkaroon ng katuparan ng pangako ni Kristo na
pagdating ng banal na espiritu. At dahil po diyan, sa buhay ng simbahan, nandyan lagi ang mahal na Birhen. Dahil siya ang ina ni Kristo, ina ng simbahan. Kung meron man talagang nagdadasal kay Kristo, yun ay kanyang ina. At kung meron mang magdadasal ng simbahan, para sa simbahan, ayun ay wala ring iba kundi ang mangunguna dyan, ang mahal na Birhen. Ano po? Amen, Father. Grabe, parang tayo nagre-recollection, Miss Rita. Oo nga po. Kasi habang nagsasalita po si Father, parang na-visualize ko yung mga sinasabi niya from the Annunciation, no, hanggang to the Yes. foot of the cross, pati Pentecost, no. So parang grabe, no, grabe yung images na pumapasok dun sa isip ko habang nag-explain si Father. So Father, Right. alam naman po natin ngayon, no, na mayroong iba't ibang uri po ng panalangin, gaya po ng adoration, yung tinatawag nating petition, intercession, and then thanksgiving and praise. Father, paano po nasasalamin ng Mahal na Birheng Maria ang mga uri na ito ng pananalang upang para po sa atin, no, matularan natin siya sa totoong pananalangin po? Opo. Pwede natin niya starita na lang. Isa-isahin, no? When it comes to point of praise and adoration, I think the Blessed Virgin Mary has the greatest praise for God. In the proof to that is the Magnificat. No? Well, that comes from the point na sinabi niya yung fiat, ang fiat voluntas tua, mangyari nawa ayon sa iyong sinabi. Actually, that's the acceptance of the mission. Pero after that, ay what comes next to the story? Ay the visitation of the Blessed Virgin Mary to her cousin Elizabeth, and the next to that is the Magnificat already. Kaya sabi ko nga, one of the greatest praise that a human person can have before God was the Magnificat of the Blessed Virgin Mary. And I think kung bakit yan din ang idinadasal ng mga pari araw-araw at ng mga religyoso, dahil yan ho ang patunay na sa bawat araw dapat ho tayo ay magpupuri sa Diyos. Ano po? When it comes to petition and intercession, what comes into my mind was the event at the wedding at Cana. It was they were invited actually, no? They were invited. At alam natin the story turns out to be naupusan ng wine yung inasal, kaya lumapit si ang mahal na Birhen kay Kristo. At ang sabi niya ay nauubusan sila ng vino. Ano ang sabi ni Kristo? Hindi pa napapanahon. Pero the thing is, Jesus did. Dahil ang sabi ni Mary, do whatever He tells you. Kaya, anong sinabi? Mag-igib. I think that's the best story of intercession. And that the intercessor is no other than the mother. Okay? Sabi ko nga, Mary understood Jesus. In the mystery behind Jesus perhaps is very vague to everyone. But in the heart of the Blessed Virgin Mary, there's always the presence of God. And He recognized that in Jesus. Kaya siguro bilang ina, alam niya na si Kristo lamang ang makakatulong. Kaya namagitan na siya. And I think that would also be a good thing to remember in our time. No? Laging lumapit kay Maria para makalapit kay Kristo. Kaya kung meron na po tayong challenge of prayer of adoration, prayer of praise, the best example is the Magnificat of the Blessed Virgin Mary. And the best
example of intercession Intercession. I that what happened in the wedding at Cana. Ayun din ho ang personal na pinanghahawakan ko. Lumapit sa ina at mapapalapit sa anak. Kaya ako po lagi ay laging iniisip ko to Jesus through Mary. Amen, Father. Palagay ko, Father, nasagot niyo na yung mga tanong na natitira. Dako na po tayo ngayon, Father, sa inyong personal na debosyon, sa inyong pag-total, at sa nabanggit niyo na rin na kayo sa dulo ng inyong sagot, eh, sa buhay ninyo, di ba? Father, sa inyo pong karanasan bilang pare at bilang deboto ng Mahal na Biren, paano po yumabong ang inyong pagdedebosyon sa Mahal na Biren? Sa po ba nagsimula to, Father? Father, napakagandang tanong yan. Kasi, una ho, ay siguro naranasan natin lahat. No? I grew up with yung Flores de Mayo, yung nung kabataan. Kasi naging sakristan din po ako. Tapos ay yun din po ang turo ng lola ko, ng parents ko, na mag-Flores. Dahil nung una, syempre, isip bata. Nagtatanong na kami, anong gagawin doon? Eh, kasi yearly yon ginagawa. Nung una po, tuwan-tuwa kami sa Flores de Mayo kasi imagine ninyo, konting lecture, tapos ay magro-rosaryo. Pero ang feeling naming highlight noon, merienda. Kaya libre merienda sa buong buwan ng Mayo. At yun ay lahat ay patungkol sa Mahal na Birhen. At totoo, tuwang-tuwa kami at ang lakas ng dasal namin pag ang dumalating na tagadala ng merienda ay kaldero ang bitbit. Kaya sabihin, aros kaldo o kaya sopas yung merienda. Kaya napapalakas ang dasal namin. Pero pag plastic lang, ako humihina. Kasi sabi namin, ako tinapay lang at saka juice. You know, that begins everything, Father. Actually, and para sa akin ho, I started the devotion to the perpetual end. Kasi hindi ho parang, noong ako pa high school, hindi ho, parang hindi po kompleto ang linggo ko pag hindi ho ako naka-attend ng novena to the perpetual help. At ang natutuwa po ako dun sa dasal na ipanalangin natin ang mga kabataan para pumiling maging pari at maging religyoso. Tantang-tanda ko po yun. Kasi kahit mga parents ko ay hindi nila ina-expect na ako ipapasok ng seminary. They came to know when I was in fourth year na. And natagsabi ang tatay na, bakit hindi ka nag-e-exam? Sabi ko, basta ako ang pipili ng kurso. And eventually they came to know. No, but at the very, when I was still in high school, ay nandyan na yung, alam kong, gusto kong mapalapit sa perpetual health. Ano? At kahit po doon sa seminaryo, sa Oblates of St. Joseph Seminary, we have our image of the Blessed Virgin Mary. And the image is Our Lady of Sorrow. Yun yung Marian image namin. Na sa isip ko, parang ang lungkot naman. Sorrow. Kaya even if I was in the OSD seminary, I still have my devotion to the perpetual help. Ano? Kasi ang lakas eh. Ang lakas ng tulong ng perpetual help. Even before I was ordained, tandang-tanda ko, bago po ako nag-apply for perpetual profession and for the orders, ilang galon ng luha ang iniluha ko doon sa harap ng perpetual help sa Baclaran. At doon ako sumulat ng napakahabang sulat. Hindi ko alam kung nababasa ng mga... I think they have read. No? Kasi sinasabi naman ni na Father ay binabasa nila lahat ng petition letter doon. And
I spend hours in front of Our Lady of Perpetual Help, crying, asking for help. Kasi sabi ko, ito na ang magiging buhay ko. At walang ibang makakatulong dyan kundi siya. Kaya sabi nga po, at ito po ay, this is what is instilled in us. There will be no successful priest, or there will be no holy and faithful priest without having a devotion to the Blessed Virgin Mary. Yun ho ang talagang pinanghahawakan ko. Kaya ang hindi mawawala sa akin yung pagrosaryo. Kaya nga, kahit ako po ay malayo sa parents ko, sa family namin, ay sabi ko sa kanila, please pray the rosary every night. And we have done that for years already. Every 8 o'clock, sabi ko, hindi man ako makakasama, please continue to pray. Even until now, they are praying. Kaya every 8 o'clock in the evening, my family is doing the rosary prayers. And ngayon po, ay ako'y nasa ibaan. I started to devote myself also to the Our Lady of the Pilar. Kasi St. James was closely connected to Our Lady of the Pilar. By history, ay yun ang kanyang Marian connection. Kaya I was so happy that when we were in Rome, when we do the Marian pilgrimage, the going to Rome for the conference, ay nakadaan ng Zaragoza. That was an experience for me. Kasi I've been to Compostela for Santiago, pero hindi ako nakadaan ng Zaragoza. And that was an opportunity na mapuntahan ko ang mahal na Birhen. Kaya ngayon nadagdagan na nakikilala ko, minamahal kong mahal na Birhen. I started with Mother of Perpetual Help, then Our Lady of Sorrows, by because of being an OSJ. And now that, kahit po kasi sa pinanggalingan kong parokya, saan ako bininyagan, saan ako kinumpilan, Santiago Apostol yun. Ngayon ko naunawahan na ako ay rektor at saka paroko dito sa Ibaan, na pag sinabing Santiago Apostol, hindi dapat mawala ang mahal na Birhen ng Pilar. Yan po. Amen, Father. Salamat po sa sharing niyo, Father. Rita, ano bang challenge natin para sa ating episode na ito? No, I think do whatever he tells you. Father, ikaw yata ang dapat magbigay nun kasi baka hindi nila ako sundin. Pero gusto ko lang pong mag-comment na napakaganda po nung sharing ni Father. And I really hope may mga seminaristang makapanood nito, no? Kasi I think they should always be reminded, no? Na talagang yung devotion kay Mama Mary ang isa sa talagang sasandalan nila sa kanilang journey to the priesthood, no? Kasi ako talagang nakita ko rin po, no, sa aking ministry sa seminary na yung pong mga seminaristang matitibay sa pananampalataya at devotion sa Mama Mary, sila rin po yung mga paring nagiging mabunga sa kanilang ministry. So Father Nante, kayo na po yung mag-challenge kasi baka hindi nila ako sundin pag ako. Sige. Mga kamalalakbay, ang challenge po natin para sa episode na ito, dahil ang sabi nga natin si Maria sa taon ng pananalangin, eh siguro simplihan lang natin na sa loob ng isang linggong ito, eh araw-araw dasalin natin yung Santo Rosario at ipagdasal natin si Pope Francis. Yun na lang po ang challenge natin para yung nais ni Pope Francis na preparation para sa Jubilee Year na kasama si Maria ay makatulong tayo kahit isang linggong rosaryo lang sa ating lahat ng mga deboto ng Mahal na Biret na nanonood ng podcast na ito. Ang hindi gumawa ng assignment, ano nangyayari, Rita? Papangit!
Kayo Papangit natin kayo pag noon. hindi kayo gumawa ng assignment. Ngayon po, Father, pwede po mong magbigay kayo ng maiksing mensahe para sa ating mga viewers at pakipromote niyo po yung inyong parokya, Father. Okay. Ako po ay naka-assign currently as direct shrine rector and parish priest ng Archdiocesan Shrine and Parish of St. James the Greater dito po sa Ibaan, Batangas. Isa po ito sa pang-archdiocese na Dambana ng Archdiocese ng Lipa. Actually, we have 13 shrines at kami po yung isa sa mga bunso. Ano po? Although ang aming pong parokya ay naitatag na 1800s pa lang and we have already celebrated our 200th founding anniversary noong 2017-2018 ay ang parokya po namin ay ka-elevate lamang as Archdiocesan Shrine. Kaya ang debosyon kay Santiago po dito ay pinahahalagahan po namin. At kung meron man po gustong magdebosyon kay Santiago, Santiago Apostol, ay wini-welcome po namin. Pwede po kayong dumalaw. Ang sabi nga ho, sino ba ang dapat na deboto ni Santiago? Una ho ay mga travelers. And we are all travelers. Kaya po kung dahil isa po siya sa manlalakbay. Kaya coming from Israel, he went to Spain just to promote the faith and the church founded by Jesus. Kaya isa siya sa talagang nanguna doon sa pagpapalaganap ng simbahan at pananampalataya. And by history, he was the first one to be martyred for the sake of the church. Kaya parang pumapasok din na dahil siya ay manlalakbay, ay lahat ng mga travelers ay dapat magdidepusyon. No? Kaya nga, mga travel agents, travel agencies, yan ay ini-encourage namin to have devotion to St. James the Greater. And then the second one ay mga veterinarians and veterinary clinics, lovers of animals. Ano, hindi well known sa kanya yung debosyon ito pero it was written. Kaya we encourage yung animal lovers to be devotees and of St. James the Greater. And we welcome you to our Archdiocesan Shrine. Just let just visit our FB page, Archdiocesan Shrine and Parish of St. James the Greater, Ibaan, Batangas. And let us know of your visit so that we can accept you wholeheartedly. And we can tour you around the parish. Okay. Yun po. Yun ang aking parokya. Maraming salamat po sa ating mga viewers, sa mga ating regular viewers at sharers ng ating podcast na ito. At syempre maraming salamat din kay Father Allen na talagang ramdam na ramdam natin rito yung kanyang faith, yung kanyang devotion, yung pusong-puso talaga. Kanina sabi ko educator, hindi pala. Hindi lang pala siya educator, kundi lover. Diba? Mararamdaman mo yung puso. Tsaka nung nakasama ko talaga si Father sa pilgrimage, masarap siyang kasama. At Father, salamat po. At salamat din kay Rita na kasama natin sa podcast na ito. At mga kapatid, totoo, tama si Pope Francis. Kahit saan mga aspeto ng buhay ng simbahan, hindi pwedeng mawawala ang mahal na birin. Lalong-lalo na sa pagdarasal. Siya talaga ang modelo natin ng pamamagitan sa Panginoon. Pwede naman po tayong dumiretso sa Panginoon. Lagi nating sinasabi yan. Pwede tayong dumiretso. Hindi bawal dumiretso kay Jesus. Pero mas makakatulong kung tayo dumalapit sa mahal na birhen. Iba na yung may kasama.
At ang kasama natin paglapit kay Jesus ay ang nanay niya. Tingnan mo lang kung Amen. hindi siya mag-yes, katulad ng nangyari sa Cana Galilea. Kaya mga kapatid, mga kamalalakbay, tayo maglakbay sa buhay papunta sa ating Panginoong Jesus kasama ang mahal na Biren. Viva la Virgen! Viva! Viva! Ngayon po, hingan natin si Father Allen ng final blessing and short prayer para po sa ating mga kamalalakbay. Okay po. Una po, Father Nante Opo. Sister Rita, thank you very much for this opportunity. And it is an honor, no, for St. James and for Our Lady of the Pillar. Para na rin po sa mahal na Birhen ng Ate Polo at sa mahal na ina po natin. Ama namin, makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakatagay po ninyo sa amin mapag-usapan ang kahalagahan ng presensya, ng pagdidebosyon, ng pagmamahal at halimbawa ng mahal na Birhen. Nawa po, lagi po siyang gumabay sa amin at kami po ay magkaroon ng inspirasyon galing sa kanyang ipinakita ng halimbawa, lalo-lalo na sa buhay panalangin, para lalo kami mapalapit sa kanyang pinakamamahal na anak na si Jesu Kristo na aming, na aming kapatid at Panginoon. Maraming salamat po at kami ay biniyayaan po ninyo ng pagkakataong ito. Nawa ito po ay mananatili para po sa ikatatag ng aming pananampalataya sa ikapagpupuri ng Diyos at para na rin po sa aming kabutihan sa mundong ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo sumain rin. Niyo rin. Pagpalain tayong lahat. Kapangyarihan ng Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva Viva la la Virgen! Virgen!